Sino ba naman sa panahon ngayon ang hindi nakakakilala sa bida ng Nickelodeon's longest running show? Alam na alam nyo ang sagot kapag tinanong kayo ng Who Lives in a Pineapple Under the Sea? Siyempre, wala nang iba kundi si SpongeBob SquarePants. Wala yatang hindi kayang patawanin at pasayahin ang squishy, yellow at napaka-enthusiastic na karakter na to. At dahil sa sobrang kasikatan niya, milyong-milyong tao nabigyan niya ng inspirasyon. Ilan sa mga yan ang mga researchers sa San Francisco State University na nakatuklas ng bagong species ng mushroom. Ipinangalan lang naman kasi ang mushroom na to sa pinakamakulit na sponge sa balat ng lupa, kay SpongeBob SquarePants. Tara na at alamin natin magkakasama kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng ipangalan, sa isang cartoon character nila ito na piling ipangalan. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nila ito ginawa? At saan makikita ang species ng mushroom na to? Ang mga 100% facts na mga bagong knowledge ay ihahain ko na sa inyo ngayon. Magandang araw mga Barnacles! Isang makulit pero napaka-informative na topic ang i-discuss natin ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel na to, syempre, subscribe na! Akalain mo may SpongeBob pala talaga sa tunay na buhay? Hindi ko na patatagalin to. Kilalanin na natin ang SpongeBob sa tunay na buhay. Eto na! Ang bidang fungus sa video natin ngayon ay natuklasan nang magsagawa ng exploration sa kagubatan ng Borneo ang mga researchers sa San Francisco State University. Ito ay mga terrestrial fungus na napapabilang sa genus Spongiforma. Sila ay classified sa pagkakaroon ng resemblance nila sa spherical fruit body ng mga sea sponges. Ang grupo ng mga researchers na nakatuklas sa mga ito ay kinabibilangan ni na Dr. Dennis Desjardins, isang professor of ecology and evolution ng San Francisco State University, Kabir P., isang assistant professor ng plant pathology sa University of Minnesota, at Thomas Bruns, isa namang professor of ecology and evolution sa University of California at Berkeley. Sa pagkandak nila ng close physical examination at DNA analysis sa bagong mushroom species na to, nakita nila ang pagkakatulad nito sa isa pang uri ng fungus na makikita naman sa Thailand. Pero ang dalawa ay may malaking pagkakaiba sa kulay at amoy nila. At ito nga ay binigyan nila ng scientific name na Spongiforma SquarePantsy. Spongiforma ay para sa genus name at SquarePantsy naman ay ang Latinization ng SquarePants. Pero bakit nga ba kailangan ganitong ipangalan nila dito? Ang mga researchers na to ba ay sobrang fan lang ni SpongeBob SquarePants kaya nila ito ipinangalan sa kanya? Ito ang mga dahilan. Una, ang uri kasi ng mushroom na to ay hindi pangkaraniwan. Ayon sa pag-analyze nila, kapag ito ay nababasa, ay nag-aabsorb ito ng tubig kagaya ng mga sea sponges. At kahit na ito ay makikita sa isang tropical forest, ang mushroom na to ay may kakaibang paraan para mabuhay at maka-adapt. Ito ay nag-aabsorb na maliliit na amount ng moisture sa hangin. Ito ang ginagawa nila para hindi matuyo ang kanilang reproductive spores. Isang mautak na paraan para mabuhay at magparami. Ay, mali pala. Wala nga pala silang aktwal na mga brains. At pangalawa, kapag tiningnan kasi under a scanning electron microscope, ang mga spore-producing areas ng mga mushroom na to ay mukhang seafloor na may maraming mga tube sponges. In short, mukhang bikini bottom. Yan ang mga dahilan kung bakit sila nagkasundo na ipangalan ng newly discovered fungus na to kay SpongeBob SquarePants. Hindi lang dahil sa napagtripan lang, may basis. Ang scientific name nitong Spongiforma SquarePantsy at formal descriptions ay kasalukuyan na nakapublish online sa isang research journal na Mycologia. Noong una ay nireject ng mga editors ang cartoon name na ibinigay nila sa discovery nilang ito. Sinabi nilang ito raw ay too frivolous o walang seryosong purpose or value. Pero nag-insist ang grupo ni na Dr. Desjardins and I quote, "But we insisted that although the science might be their business, we could name it whatever we liked." Dagdag pa niya, "We need a little frivolity in this sturdy old science we love." Ayon sa kanilang formal description, Spongiforma SquarePantsy has a pleasant, fruity, musty odor. Kaya naman pala talaga nag-insist sila, sa amoy pa lang, SpongeBob na SpongeBob na. Naisip ko lang naman yung mga kabagwis, kasi di ba sa fruit nakatira si SpongeBob? Sa pineapple.
Ang mundo ay tinatantiyang may 1.5 to 3 million fungal species, pero 5% pa lang sa bilang na yan ang formally described. Kaya kung ikaw ay isang citizen scientist na gustong makadiskubre ng mga bagong bagay na may dadagdag sa knowledge of science natin, ang mga fungi ang isa siguro na pwede mong bigyan ng pansin. Malay mo, sa bago mo madiskubre, ikaw naman ang makapagpangalan ng kahit na anong gusto mo. Pwedeng kapangalan ng paborito mong cartoon character, o kaya ng paborito mong superhero, o kaya naman ng paborito mong kapitbahay. Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta mga kabagwis hanggang sa susunod nating mga videos. Aye aye, Captain!